14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Wow, palakpakan natin. Wow, 50 yung mga biktima, I mean bisita. Okay. So, sino yung di-member dito? Yes, who invited you? Si Ate Crystal po. Crystal, sino yun? Ikaw? Okay. No, it's okay. Have a seat. Anong sabi sa'yo? Ba't ka sumama? Ano po, tawag dito, magkakapera daw po ako. Paano ka daw magkakapera? Paano? Pag nag-invite po. Pag nag-invite ka, magkakapera ka. Okay, may na-invite ka ba? Wala pa po. So, hindi ka magkakapera. Ha? Tama yung sinasabi niya. Kailangan mag-member. What do you do? Mag-invite po. No. Anong trabaho mo? Estudyante ka ba? May negosyo ka ba? Student po. Okay, anong year ka na? Grade 11. That's high school, right? High school. Okay, so wala ka bang klase today? Ba't ka nakasama today? Vacant po. Vacant. Okay, so what school do you study in? Private school ba to? Yes po, Fatima. Fatima. Magkaning tuition sa Fatima? 18K po. Per semester ba to? Per month? Anong 18K? Per sem po. Per sem. Okay, so sino nagpapaaral sa'yo? Ate po, si ate. Si ate mo pala eh. Magkapatid ba kayo? Pinsan, siyang nagpapaaral sa'yo. So, wala ka palang choice, no? Sabi niya, sumama ka dito. Sabi niya, yes, ate. Nag-attend siya sa RR? Narinig niya lahat ng sinabi. Totoo yun. Tama, no? Marami tayong mga estudyante na member. No? Kasi, after you graduate, no? Last Tuesday, I was saying the same thing. Pag nag-aaral ka, ang tawag sa'yo, estudyante. Pag graduate mo na, hindi na estudyante tawag sa'yo. Ang tawag na sa'yo, unemployed. Ha? Every year, 500,000 students graduate and they cannot find a job. Wala silang mahanap. Diba? Ano yung course mo? Pagka magka-college ka, ano yung papasukin mong course? Hindi ko pa po alam. Wala ba pong... Sakto yan. Huwag ka na lang pumasok sa college. Diba? Ikaw naman ang nagpapaaral sa kanya eh. Huwag mo nang pag-aralin. Sabihin mo yung tuition mo for this year, gagawin ko ng premium. Diba? Tapos yung second sem mo, premium plus. Diba? Kasi para may rest back naman yung ilan taon mo na siyang pinag-aaral. Since grade 1 po. O, tingnan mo, since grade 1 to 11, 11 years mo na siya pinag-aaral, diba? Napakarami po, graduate, wala. Diba? Meron kaming bisita nung isang araw, 7 na kapatid niya yung pinag-aral niya. Yung sarili niyang anak, di niya inuna niya yung 7 niyang kapatid, tapos ngayon yung sarili niyang anak, yung anak niya graduate na rin, tapos meron siyang dalawang apo, di niya kaya buhayin yung dalawang apo niya ngayon kasi yung anak niya naghiwalay dun sa ama ng mga bata, nag-asawa na ulit, iniwan yung dalawang bata sa kanya, 3 years old, parang basta 4 or 3, tapos and a 1 or 2 years old. Tapos yung anak niya nag-asawa na sa iba. Okay? Yung tatay sa kanyang nanay, hiwalay, di ba? Iniwan yung dalawang apo sa kanya. Ngayon nilalapitan niya yung mga 7 na pinag-aral niya, ni isa daw walang tumulong sa kanya. Kasi may sarili na daw silang pamilya. Okay? So dito, para walang chance na mangyari yan sa'yo, gawin mo siyang downline. Di ba? Kahit na worst case scenario, strong leg mo yan. Tatapatan mo na lang. Di ba? Yumaman ka na, yumaman din siya. Okay? Being a graduate, there's no guarantee at all. No? Sino yung mga magulang dito? Parents. Yan. Di ba? Ang hirap magpaaral ng anak. Dugot pawis. Diba? Dugot pawis. Tapos pag-graduate na, dalawa lang yan eh. Either makahanap ng pagkakakitaan or kala mo graduate na, ikaw pa rin yung bubuhay sa kanya.
Tapos yung masaklap na version niyan, mabubuntis yung kapitbahay sa kaliwa na bahay niyo. Tapos mabubuntis yung kapitbahay sa kanan ng bahay ninyo. Di ba? Tapos dadalhin left and right din, no? Alam mo, sa ifern, left and right, tutulong-tulong pagpapayaman. Di ba? Pagka hindi ifern, left and right, tulong-tulong, lalong lumubog sa kahirapan. Di ba? Wala na nga ano eh. Graduate nga, wala nga trabaho eh. Tapos mabubuntis yung kapitbahay sa kaliwa, mabubuntis yung kapitbahay sa kanan. Tapos, siyempre, yung mga apo, dadalihin kay lolo't lola. Kala mo okay ka na eh. Yung pala, back to zero ka. Ikaw na naman ang bibili ng diaper. Ikaw na naman ang bibili ng gatas. Tapos yung tuition. Diba? Alam mo, nung sabi ko dun sa lola, na yung dalawang anak nasa kanya, sabi ko, dali mo sa bahay. Sabihin mo dun sa nanay at tatay nitong dalawang bata, di ko na kaya, matanda na ako, dadaling ko na sa bahay ang punan tong dalawang bata. Diba? Masakit siya pakinggan, pero yung sarili nga nanay tatay nung dalawang bata, iniwan na eh. Alam nga naman, ano, naging obligasyon nung lola, nasaan siya nung ginagawa yung dalawang bata? Wala naman siya ron. Diba? Humingi ba ng permission sa kanya na, nay, gagawa kami ng bata ha, pagka naisilang na ikaw ang bahala magpalaki sa kanila. Tama? Okay? So sa akin, it might sound, you know, harsh, pero kung if they care about the children, o di sunduin nila. Diba? Puntahan nila. Oh. Ano nangyari? Yung anak daw niya, nag-asawa na ulit ngayon, kakapanganak lang daw. Di na nga naalagaan yung dalawang anak, nag-anak pa ulit ng isa. Paano yun? Diba? So si Lola, sabi niya gustong-gusto niya mag-ifern, last siyang oras kasi nagbabantay daw siya nung dalawang bata. Okay? So supposed to be dapat pwede na siyang magpahinga, 'di ba? Pero hindi. Okay? Sino pa yung member dito? Dito. Yes. Who invited you? Si Rudy. Kapitbahay lang po doon sa amin. Opo, yung lote nila ka ano rin sa tinirak namin. Matagal na kayo magkakilala? Opo. Mapagkatiwalaan ba siya? Mapagkatiwalaan din naman po. Opo. Opo, mga nasa 20 na dalin. Opo. Sir, member na po kayo? Yes, sir. Yes. Si ano po, Susan. Susan. At dalawa sila. Susan Abes. Susan Abes. Yes, okay. So 20 years na kayo magkakilala. May tiwala po kayo sa kanya. So magme-member po kayo today. Wala kasi siyang... Walang tiwala. Oo, di ba? Kanina tiwala eh. Ngayon, pagka mamumuhunan na, ay wala. Idea. Kasi wala siyang sinabi. Opo. Dapat sinabi niya, di ba? Yeah. Yun, kasalanan mo pala. Sabihin mo, Mare, no? Or best friend na 20 years na kitang kakilala, magdala ka ng 50 mil. Di ba? Baka magustuhan mo yung negosyo para pwede kang mamuhunan. Pag hindi mo gusto, okay lang. Yung 50 mil, 24,000 lang ang ibayad mo. Di ba? Pag talagang ayaw mo, 8,000 lang. Okay, so sa napakinggan nyo po, interesado ba kayo? Yes naman po ako sa mga networking, yes. Ano pong nasalihan yung kumpanya at kumita ba kayo? Hindi ako naka-focus dati kasi may trabaho din ako. Okay. Kaya, anong trabaho nyo? Nagtatrabaho pa ba kayo ngayon? Opo. Nagtatrabaho pa kayo? Meron pa po. Anong trabaho nyo? Sa ano po yung deep well na tubigan. Okay. Then, balik kami, ako lang po caretaker pa sa opo, collections at saka okay, ano. So magkano ang kita niyo kada araw? Hindi, may-ari naman po yun. Bali, katiwaldas lang. Ay, katiwala lang ako. So kontento niya, kontento na kayo sa pagiging ano, katiwaldas. Ha? Okay na kayo ron? Kontento na kayo sa buhay nyo? Ha? Hindi. Ilan taon na po kayo? 58. Yep. Okay, so dalawang taon na lang senior. May mga anak kayo, mga apo? Wala? Single po kayo? Wala akong apo, pero may mga anak ako. Tapos dalawa. Ilan taon na yung mga anak nyo? May trabaho? May negosyo ba sila? Trabaho. Trabaho lang. 22 at saka 24. Anong trabaho nila? Sa accounting firm yung bunso. Okay.
Tapos yung sa ano kasi yun, marine engineer yung panganay ko. Okay, so nagpapadala ng pera sa inyo buwan-buwan, kaya okay kayo. Hindi nakalabas ng bahay. Ba't kailangan makalabas ng bansa para makatulong sa magulang, ganun ba yon? Dito lang sa ano rin, dito lang din. So nagtatrabaho sila dito sa Manila, nakakatulong ba sa inyo buwan-buwan, nakakapagbigay? Magkano binibigyan na sa inyo buwan-buwan? Kinsinas, may 3-5, minsan 4. Hindi, yung isa lang. Yung isa, 3,000. Minsan kasi yung ATM niya, ako manahawak ng pangalay ko. Okay. So, magaling, no? Lumaki kayong, ano, katiwaldas. So, okay na. Wag na po kayo sumali dito. Pwede na yung 3,000, 3,500. Pwede na yon. Araw-araw, makakalakimigan na niyan. May mga alaga ako, eh. Meron din akong mga ampun. Eh, yung mga awlil akong pamangkin kasi. Okay. Dalawa na lang ngayon. Ilan taon na sila? Malalaki na kaso lang yung, ano, may yung bunso kasi nila, 20 years old, pero may hydrocephalus. Apo. Saka yung nanay kong 88 years old. Marami nyo palang mga taong ano, umaasa sa inyo, no? Sige, so mag-alaga na lang kayo sa kanila full-time, huwag na kayo magnegosyo. Storbo lang yan sa pag-aalaga ninyo. Ha? Tapos hanap na lang kayo ng mga, ubusin nyo na lang yung, ano, yung sahod ng mga anak nyo. Diba? Alam nyo ba kung ano yung number one reason ba't mahirap umasenso ang Pilipino? Ha? Kasi sobrang daming umaasa. No? Tapos, number one na problema, sobrang daming umaasa. No? May isa lang kumikita, lahat umaasa na. Pag nagkaroon na ng isang seaman, OFW, yung buong angkan pwede nang tumigil sa pagtatrabaho. No? Umasa na lang tayo doon sa seaman. Umasa na lang tayo sa OFW. That's the number one reason. The second reason, kasi the mindset of the Filipino is to be an employee. Pinanganak pa lang yung bata, nag-aaral pa lang, yung mga nanay-tatay na nandito, mga lolo't-lola na nandito, at mga lolo't-lola nasa bahay, kayo, bata pa lang, maliliit pa lang, binibigyan nyo ng pangarap sa mga anak nyo maging empleyado. Naniniwala kayo? Oo, kasi sabi nyo, anak, mag-aral kang mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang. Yan. So, bata pa lang sila, ang pangarap na ibinigay ninyo, maging empleyado. Okay. Sinong kilala niyong empleyado na naging milyonaryo? Wala. Bakit? Kasi ang ginagawa ng empleyado, naghahanap buhay. Yan ang reason. Ang hinanap mo sa buong buhay mo, paraan lang para mabuhay. Kung hanap buhay ang hinanap mo, yun ang mahahanap mo. Okay? Sino yung mga ifern members? Taas ang kamay. Yan, nakita niyo mga nakataas ang kamay. Ang mga ifern members, ang hinahanap po nila, hindi hanap buhay. Hanap yaman. Okay? So, kung hanap yaman ang hinahanap, ano mahahanap? Yaman! Kaya dito sa ifern, yung mayaman. So, yung mga hindi members, good luck na lang sa paghahanap buhay nyo. Okay? Kung gusto nyong sumama sa amin, no? Na maghanap yaman, then yan yung paraan para yumaman kayo. Pero kung papanatiliin ninyo na ang hinahanap ninyo, hanap buhay, good luck na lang sa inyo. Pinanganak kayong mahirap, buong buhay nyo mahirap kayo, at sigurado ako, mamamatay kayong mahirap. Ha? Pasensya na kung nagsasabi ako ng totoo. Ganun lang talaga kami dito. We're just speak the truth. Kasi tapos, etong next. Di ba, number one, umaasa sa mga kapamilya. Number two, ang pangarap maging empleyado. Ang number three, gustong yumaman na walang gagawin. Yan, dyan magaling ang Pinoy. Pagka loto na, ayan na, di ba? Kayang paabuti ng bilyon. Ha? Yung premyo ng loto kasi sa sobrang daming Pilipino na tumataya. Okay? 10 taon ko na inaalagaan yung numero na to, eh. Hindi pa rin tumatama. Ha? Meron bang mga nag-aalaga ng numero rito? You know, that's the sad state, no, in the Philippines. Alam ko na. Ito na lang may tutulong ko sa Pilipinas. Magbibigay ako today pre-membership.
Oo. Ayan, saya ni mother, oh. Yay! Okay, sampu lang, pabilisan, ha? Sampu lang. Free membership, walang gagawin, yayaman. Sampu lang. Sige na, sampu lang. Kala ko number one na. Humaharang na siya. Ako na yan, akin na yan. Ano? Sampu lang. Free membership. Walang gagawin. Yayaman. Ah, go. Tingnan mo, free membership na. Walang gagawin. Nagkukonsulta pa sa katabi. Ano, ano? Ano? Susunggaban ba natin o hindi? Ikaw na mauna. Ikaw na mauna. Pag nauna ka, susunod ako. Ano? Wala? Go. Ayan. Ayan na. Ma'am, halika. Wow, meron tayong brave volunteer. Sino pa? Walang sasama sa kanya? Isa lang? Isa lang? Eh baka 10 accounts ang ibigay ko dito. Ha? Sineswerte na siya. 10 accounts. Yan, ma'am. Come. Come here. Who invited you, ma'am? Ellen Marquez po. Kaano-ano mo si Ellen? Kasamahan ko po sa law firm. Sa law? Anong trabaho niyo? Attorney po ba kayo? Secretary po. Secretary. Ilan taon na kayong secretary? Kulang 10 years po. 10 years. Okay. And how many years do you still plan to work in this law firm? Di, patapos na po. Patapos na? Pa-retire na po kayo? Ha? Ilan taon na po kayo? Gusto ko na dito. Gusto mo na dito. Kaya sinunggaban mo yung free membership. Ha? Ang saya nung apply mo. Shit! May free membership. Okay. So, in this law firm, pagka yung mga tao kumonsulta dun sa mga attorney, may bayad ba o libre? May bayad po. May bayad. Ikaw, nagtatrabaho ka, may sweldo o wala? Meron po. Meron. Okay. Yung mga attorney dun sa law firm nyo, mayayaman ba sila? May sakto lang po. May mayaman. May mayaman. Diba kasi pagka may mga kaso, diba, maglalagay sa judge. Na? Tapos pag BIR yung kalaban, maglalagay sa BIR. Pagka DOJ, maglalagay sa DOJ. Hindi ko na po alam yun. Work lang. Pero siguro may narinig kang mga bulong-bulungan. Hindi ko po alam. Alam. Magaling. Magaling na training ng tama. Wala kang narinig, wala kang nakita. Diba? Walang pruweba. Okay. So may negosyo po kayo? Ay, wala po. Meron na, sumubo ba kayong sumosyo sa negosyo? Wala po. Wala, okay. Would you say that the law firm is a business? Yes. No? Business siya, di ba? Kasi mga attorney, ilan ng mga attorney dun sa law firm nyo? Iba-iba po kasi nga. Ilan yung nakapangalan, di ba? Kunyari, Santos, De Pimentel, whatever, ganyan. Ilan? 4 to 5, opo. So sila yung mga partners. Tapos may mga junior na mga attorney, di ba? So, pag tinotal mo, mga ilan yung attorney? May on-call po pa. Ilan yung more or less? 20? Ganyan? Mga... Kulang 10 po. Mga 10, no? Mga 10. So, that's a good-sized law firm, no? With that 10 attorneys. Itong mga attorney, kailangan ba mag-aral para maging attorney? Yes, sir. Kailangan, no? Opo. Tapos, graduate ka na ng law, kailangan pa mag-bar exam. Yes, po. Diba? Opo. Ang baba ng passing rate ng bar exam. Ang raming luhaan, no, na mga law student pagka every time bumagsak sila, no, meron iba 2-3 beses. Okay, so ano yung alam mo tungkol dito sa negosyo nung inimbitahan ka? Ang sabi lang po sa akin, makinig muna ako. Okay. Para kung anong kumagustuhan ko, tsaka ako mag-decide. Okay. So, isa nakita nyo, nagustuhan nyo ba? I decided na po. Okay. Lalo na yung sinabi kong free, no? Oo. Pinakinggan niyo ba mabuti yung sinabi ko? Opo. Okay. Sabi ko, free membership, tapos walang gagawin, yayaman. Lahat tama po siguro may gagawin. Ayun. So sa tingin mo, meron bang free, no, na puhunan, tapos walang gagawin, yayaman? Ala po. Ba't po kayo nandito? Eh, syempre, sasabihin niyo pa sa akin kung ano yung gagawin ko, kasi sa akin, hindi ko pa alam. Sabi ko nga eh, sino bang may gusto ng free membership, walang gagawin, yayaman. Ikaw lang kasi yung baliw na umakyat. Meron pa ako eh. Positive thinking na po ako. Baka... Okay. Sige. Meron na kayong positive thinking. Puhunan na lang ang kulang. Yan. Okay, ma'am. So, nagustuhan nyo yung napakinggan nyo. Gusto nyo na dito.
Okay, magkano yung sahod po ninyo every month? 17 plus po. Okay, 17 plus. May asawa kayo? May anak? Separated po. Separated. May mga anak kayo? Opo. Ilan? Apat po. Pero ano po, professional na po sila lahat. Okay, so parang you just need to take care of yourself. Yes. Okay. Okay, para sa inyo na lang. So, dun sa 17 plus plus na sahod ninyo, magkano po ang willing ninyong isugal para maging milyonaryo? Sa 55 ba yun? Very good, 55. So, meron ba kayong dalang credit card, ATM, para makapag-join na kayo today at the 55? May ATM po ako, kaya hindi po siguro kasi 55. Pwede naman mag-umpisa sa 24. So, are you joining us today? Yes po. Okay. So, i-ready na po ninyo yung ATM ninyo? Ang libre po dito, training. Ah, libre yung training, libre yung inspiration, libre yung motivation. Pero, kailangan pong mamuhunan at merong gagawin para yumaman. Okay? So, willing po kayong magtrabaho para yumaman? Yes, of course. Okay. Willing rin kayong mamuhunan? Yes, of course. Okay, palakpakan natin. Siya na yung susunod na magiging milyonaryo dito sa ifern. Thank you. Thank you. Have a seat. Okay. Grabe, no? Sa law firm na nagtatrabaho, tanga pa rin. Di naman. Ma'am, joke lang yun, ha? Huwag kayong ma-insulto, ha? Joke lang yun. Kasi, syempre, everybody's hoping. Ang dami naman nag-hope dito, eh, no? Pero lamang siya kasi may lakas siya ng loob. Eto, nag-hope sa... Ganun. Pero, lahat siyang lakas ng loob na tumayo. Di ba? At least kung tumayo siya, nakamayan niya ako, may picture siya. Di ba? At least si ma'am, di ba? Pinicturan mo ba upline? Okay. Kala kong tagal niya dito, hindi mo pinicturan. Tanga ka rin.